salamat sa Lord sa patuloy na pagkagabay niya sa atin sa tribe. At yun, patuloy pa rin yung service natin. Pinagpapasalamat ko pa rin kay Lord yung privilege na maging servant niya kahit palyado. Nagpapasalamat ko yun sa patuloy na pagpoprotekta niya sa pamilya ko. Yun lang, God bless. Walang magpasalamat kay Lord kasi ang ganda ko pa rin. Tsaka salamat kay Lord kasi binigyan niya pa kami ng another chance. Another chance sa ministry. Tsaka umabot na lang din yung quarantine pero sobrang binibless niya pa rin kami sa financial at saka sa mga pagkain. Ayun, hindi siya nagkukulang. Nagpapasalamat ako kay Lord para sa buhay niyo lahat. Yan lang. Kaya nga, thank you kay Lord kasi patuloy tayo pinapatnabayan. Tapos lahat ng member nilalayo sa faith, kahit na lumalabas-labas, hindi pa rin hawaan. At patuloy pa rin na nakapagbigay tulong sa iba, sa mga namin na going daluyan grupo. And salamat sa patuloy na guidance ni Lord. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi ayun, sa kalakasan, sa pagbibigay niya ng kalakasan. Sabi nga ni Kenas na nag-deliver kami ng mga relief goods. Parang nakita ko lang dun sa pag-deliver namin na kahit sa ang lugar, maganda man, pangit man, merong mga talaga. Merong mga simbahan na binild si Lord para makilala para makilala siya at makarinig nung word niya. Tapos yung rin, dito rin sa bahay, na ayun nga, alam niyo naman, mag-isa na lang ako naiwan dito sa aming family. Tapos yung pag-aano ni Lord, pag dadala ng tao para hindi ako mag-isa, tapos yung nakakatulong ko rin sa paglilinis ng bahay, pagluluto, ayun lang, God bless, to God be the glory. Yan yung pinakamaganda, nakita niyo ba yan? So, papasalamat ako sa Lord, syempre sa pagsusupply niya ng mga pangangailangan. Kasi kaya nung nakwento ko nung nakaraan, di ba? Si Mother bumili nung half rice, kalahating kaban ng rice, ng bigas pala para sa quarantine. Tapos sa pagpo-provide ng Lord, nakakatuwa. Kasi yung binili niya yon bago mag-start yung quarantine o yung first week ng quarantine. Hanggang ngayon, hindi pa namin siya nagagalaw. Sarado pa rin siya ngayon. So, alam niyo na, dami namin bigas dito. Hindi, yun. So, nakakatuwa kasi ang blessing ng Lord dumadating. Yan nga, yung mga pitaynong sa barangay, yung mga ginagamit niya kaugama, doon sa cashew. Sobrang dami. Tapos yung Samaritana, syempre yung mga pagpo-provide ng Lord noon. So, nakakatuwa. Grabe yung blessing niya sa amin dito. Syempre, tsaka yung protection. Kasi diba yung na-share ko nga nung nakaraan na meron malapit na dito sa amin. Pero yun. Salamat sa Lord kasi nagpapadala siya ng mga peta. At saka yung mga relief goods, you know, from Payatas and from the government. Ang daming nagpapadala ng relief. Akala nila mahirap kami. Hindi, yun. Ayun. Salamat sa Lord dahil patuloy niya ang sinusustain ang aming mga kagandahan at kalusugan at ang aming kasiyahan. Ayun. Salamat dahil nakakapag-bonding ang lahat sa kani-kanilang mga pamilya. Talagang salamat sa quarantine dahil nagkaroon tayo ng quality time with family. So yun, salamat sa Lord. Ayun.